rin po ang ating Panginoon. Bagamat maitit, pero salamat pa din sa Panginoon kasi meron namang nagagawa tayong paraan para maibsan yung init, pamaypay, at medyo exercise pa yan. Well, salamat po sa Panginoon na ngayon naman po, kahit papaano, ay medyo umuulan-ulan na. Sa probinsya po, halos araw-araw ang na-experience po namin doon na ulan, kaya medyo iba po ang panahon kumpara dito. Pero ganun pa man, napakabuti ng Panginoon dahil ang ulan po ay mahalaga po ngayon. Kakatulong na po na ang mga pananim ay nadidiligan. And at the same time, ay ang ulan po ay malaking tulong po sa panahon natin. Nakakalamig ng ating panahon. Kaya expectin pa po natin na hanggang anniversary natin, Lord willing, ay mas malamig-lamig po dahil mas marami po tayo sa anniversary. So patuloy po natin ipag-pray yung panahon ng para sa ating anniversary. Purihin po ang ating Panginoon. And by the way po, gusto ko rin po magbigay ng update patungkol po sa kalagayan po ni Sweet. Last time po ay nung siya nga po ay makaramdam nung pagkahilo at nawalan siya ng malay, ay ang sabi po ng advice sa kanila ng doktor ay ipacheck yung kanyang puso sapagkat may nararamdaman siyang paninikip ng dibdib. Tapos nawawala yung kanyang, nahihirapan siyang huminga. Kaya ang ginawa po namin, inuwi po namin siya last time from Daniel Mercado Hospital. Inuwi po namin ng Quezon. Then the following day ay nagpa-check up po siya doon sa aming cardio. Naghanap kami ng cardio. At binigyan po siya ng, kumbaga yung test sa kanya ay may ikakabit sa kanya na isang parang ECG monitoring device. 24 hours po nakakabit sa kanya yon. Ang tawag po ay Holter device. So 24 hours po nakakabit sa kanya. Wala siyang babaguhin na anuman sa kanyang routine. Basta kung ano man ang ginagawa niya the whole day, nakakabit po yun, ay ino-observe, minomonitor po yung kanyang bakit nakakaranas siya nung paninikip ng dibdib at kung kailan nangyayari yon. At nung lumabas po yung result nung kanya pong yung monitoring device na yon, ay meron pong nakita na sa parang ischemic ba yung word na miss ko yung word, pero parang ganun po na merong panahon na pag dumadating yung time na yon ay parang na alter o nawawala sa regular rhythm yung kanyang yung kanyang heartbeat. Kaya ang suggestion naman po ngayon this coming Thursday ay meron po siyang treadmill stress test. So titingnan po doon yung kung ano yung kapasidad ng puso niya, kumbaga talagang i-observe nila. Kaya isama niyo po sa prayer dahil medyo si Sweet po kasi ay hindi siya masyado maano sa exercise dahil nga sa pag-aaral treadmill yon. So tatakbo, mapapagod. So, kung ano man ang result, again, ay pinagkakatiwala na po namin sa Panginoon. Ang alam po namin, ang Diyos po ang may control ng lahat ng bagay. Kaya, tinataas na po namin ito sa Panginoon. At salamat po sa inyong mga prayers, sa inyong support. And, ang kalooban po ng Panginoon na mangyari, Lord willing, this coming Friday ay mag-take ng comprehensive exam, si Sweet. Ang ibig sabihin po noon, pagkataas po kasi ng comprehensive exam, pag naipasa po niya yon, talagang graduate na po sila. Kasi doon po sa LPU, bago po graduate, meron pong kailangang ipasa na dalawang comprehensive exam. Pag bumagsak po doon sa comprehensive exam, hindi po makakagraduate. May units na ite-take uli, so madidelay. Yung isang compre niya ay naipasa niya na po, this coming Friday, magte-take po siya after ng treadmill test. Wala naman pong review doon sa treadmill. Pero yung compre ay nagre-review na po siya ng matagal kasi yun po ang importante. So, pagkatapos ng treadmill test, Friday naman po ay comprehensive exam. Yeah, sama niyo po yun sa prayer and Lord willing,
by October po ay gagraduate na po si Sweet. So, purihin po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kiniklaim na po namin ang mabuting kalooban ng Panginoon, ang pangyayarihin, ng Diyos para po sa aming panganay na anak. Hallelujah. Amen. So, ngayon pong oras na to, as we study the Word of God, hilingin ko po kayo na magbukas po ng inyong banal na kasulatan sa Unang Korinto, chapter 9. Ang babasahin po natin ay verses 25 hanggang 27, tatlong verse, mula po sa 1 Corinthians. Babasahin po natin both Tagalog and English. Unang Korinto, chapter 9, verse 25 hanggang 27, and we will be discussing about spiritual discipline. Okay, kung inyo na pong nakita, Unang Korinto, chapter 9, verse 25 hanggang 27, muli ko po kayong aanyayahang tumayo at sama-sama po nating basahin ang salita ng Panginoon. Magbigay po tayo ng paggalang sa pamamagitan ng ating pagtayo, paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Handa na po kayo para basahin ang salita ng Panginoon? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad namin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili, baka pagkatapos ko mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Basahin din po natin sa NIV. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Tayo po'y sandaling dumulog muli sa panalangin. Muli po naming itinataas, O Diyos, ang oras na ito ng pakikinig ng iyong salita. Father God, sa aming kalagitnaan, ikaw po ang makapangyarihang Diyos, ang aming Ama na mapagmahal, ang aming pong hinahayaan na manguna, magturo, mangusap sa bawat isa sa amin. Sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ibinubukas po namin sa iyo ang oras na ito. Patuloy nga, O Diyos, na ipahayag mo ang iyong mabuting kalooban sa iyong mga anak. Bilang Ama, turuan mo kami, O Diyos, ng iyong mabuting kalooban. At matagpuan mo din kami bilang iyong mga anak na nandoon ang aming pagsunod sa bawat aral na nais mo, O Diyos, na aming ipamuhay. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat po sa iyong banal na salita na patuloy na nagbibigay ng kalakasan, patuloy na nagbibigay ng spiritual nourishment sa bawat isa sa amin, O God. Kaya naririto po kami, O Diyos. Tinatanggap po namin ng iyong salita, ang iyong pagpapala sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ay may kinalaman po sa spiritual discipline. At napakahalaga po ng discipline, particularly spiritual discipline. Kaya napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay involved or nag-i-engage sa ganitong gawain. Meron po akong preacher na nagsabi about discipline. Ito po ang sabi niya. Discipline is one of the most important needs of Christian, but is the least that most Christian want. Alam po nating lahat na napakahalaga po ng disiplina, pero ayon sa kanya, ito yung katotohanan. Marami ay naniniwala sa kahalagahan ng disiplina, pero hindi naman ito binibigyan ng pansin sa kanilang mga buhay. At totoo po ito, mga kapatid, napakahalaga po talaga ng discipline, particularly spiritual discipline,
Kasi po sa ating Christian life, kung gusto po natin na magtamo, gusto po natin na maka-accomplish ng maraming mga mabubuting bagay sa atin pong paglakad sa buhay pananampalatayang ito, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po natin magagawa yan without engaging in spiritual discipline. At dito po sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan, yan po ang pinatototohanan sa atin ni Apostle Paul. Sinasabi po sa atin dito ni Apostle Paul kung gaano ka-essential ang mag-engage sa spiritual discipline. At ina-attribute ni Apostle Paul yung kanyang katagumpayan sa larangan ng buhay pananampalataya, hindi lamang doon sa kanyang kapuspusan ng banal na spirito, hindi lamang doon sa kanyang buhay na mapanalanginin, hindi lamang doon sa kanyang buhay na may katatagan sa pananampalataya. Ina-attribute po niya ang kanyang pagtatagumpay sa larangan ng buhay pananampalataya sa pamamagitan ng pag-i-engage sa mga spiritual discipline. Kaya nga ang sabi niya dito sa verse 27, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. So, dito ay pinapakita ni Apostle Paul yung essential, yung kahalagahan ng discipline. At kahit si Apostle Paul, kilala po natin siya, itinuturing na pinakamatagumpay na lingkod ng Diyos, maraming mga churches na na-plant sa iba-ibang mga lugar. Apostle Paul was very instrumental in spreading the good news mula sa Jerusalem hanggang sa Asia, hanggang sa Europe. Kaya may sulat siya sa aklat ng Roma, meron siyang sulat sa Epeso. Kasi dahil sa ministry ni Apostle Paul ay talagang na-spread ang gospel sa maraming lugar. Nakapag-train si Apostle Paul ng maraming mga manggagawa, nakapagsulat ng maraming aklat sa Biblia na ngayon po ay atin pong napapakinabangan at tayo po'y napapagpala na sa pamamagitan po nito ay napapatibay ang ating pananampalataya. Ngunit ang tagumpay na yan ay hindi lamang niya ina-attribute dahil doon sa kanya pananampalataya, dahil sa kapuspusan ng banal na spirito, panghahawakan sa matibay at buhay na salita ng Panginoon. Mahalaga po ang mga bagay na ito. Ngunit dito po ay pinapahayag ni Apostle Paul sa bahaging ito ng banal na kasulatan na atin pong pinag-aaralan. Pinapakita niya sa atin yung kahalagahan ng spiritual discipline na kung saan siya mismo, he committed himself, at hindi lamang basta ikinumit niya ang kanyang sarili, he consistently committed himself na laging gawin, na laging i-subject kanyang sarili, ang kanyang katawan sa mga disciplines na may kinalaman sa pananampalataya, sapagkat alam ni Apostle Paul, without doing this, hindi niya lubos na ma-attain ang tunay na katagumpayan. Kaya nga ang sabi niya again sa verse 27, pansinin niyo po, lalo na yung second part ng verse. Sabi niya, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Ano, bakit niya ito ginagawa? Ang sabi niya, yung later part, sabi, baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Engaging in spiritual discipline. So makikita po natin yung kanyang commitment na gawin ito, maging consistent na patuloy na gawin sa kanyang buhay itong pagsasubject ng kanyang laman, ng kanyang katawan na pumailalim sa pangunguna ng banal na spirito upang sa ganon ay magtagumpay siya sa kanyang paglakad sa buhay pananampalatayang ito. Kaya nga kung papansinin po natin ang verse 27, binanggit niya po yung dalawang word na napakahalaga. Sabi niya, pinahihirapan and sinusupil.
Itong word na ito, pinahihirapan, sinusupil. Kung mapapansin niyo po, this speaks of commitment and consistency. Pinahihirapan, hindi pinahirapan. Sinusupil, hindi sinupil. Ibig sabihin, nandun yung kanyang commitment na laging gawin ito, at hindi lamang nandun yung commitment niya, kundi nandun yung consistency na paulit-ulit lagi niyang gagawin. Bakit? Kasi alam niya na napakahalaga ng spiritual discipline sa pagtatagumpay sa buhay pananampalatayang ito. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na mahalaga po sa atin, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay nag-engage sa spiritual discipline? Amen. Kung kayo po ay seryoso sa inyong buhay pananampalataya, hindi niyo po gagawing option ang pag-engage sa spiritual discipline. Nakatulad ni Apostle Paul, sa kanya hindi option ito, kundi commitment. Nandun ang kanyang commitment na handa siya na laging mag-engage, laging gawin ang spiritual discipline na ito. Bakit? Sapagkat alam niya na kapag binaliwala niya itong mga bagay na ito, ito yung maaaring maglayo sa kanya sa katagumpayan. Kaya sabi niya doon sa later part ng verse 27, baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. So alam ni Apostle Paul ang kahalagahan ng discipline. At ang sabi nga niya sa verse 25, ang reason, ang purpose, kung paanong dito sa mundong ito, sabi nga, yung mga nagsumasali sa mga paligsahan, they indulge into strict training. Pero itong mga sumasali sa paligsahan ito, ang kanilang purpose ay para magkamit ng panandaliang gantimpala. Para lamang dito sa lupa yung kanilang gantimpala. And yet, nandun sila, they engage themselves in strict training. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung sila para magkamit ng panandaliang gantimpala, ginagawa nila ito, how much more tayo na ang ating ginugol ay hindi lamang panandaliang, hindi tayo namumuhay sa mundong ito na panandalian lamang, kundi ang ating pamumuhay ay alam natin magpapatuloy hanggang sa eternity. Kaya kung paanong ang mga nagsisikap sa mga bagay ng mundong ito ay pinapahirapan nila ang kanilang sarili, dapat meron din ganung pagkilos tayo bilang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi ang putong na ating pinagsusumikapan, hindi putong na panandalian lamang. Ang sabi ni Apostle Paul, ang goal natin ay yung crown that will last forever. Amen po ba? Yung putong na panghabang panahon, panghabang buhay. At yun po ang ibinibigay ng Panginoon sa mga consistently ay pumapaloob sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng pag-i-engage sa spiritual discipline. Kaya si Apostle Paul, ganun po yung kanyang ginagawa. Sabi niya, sinusupil niya ang kanyang katawan, hindi para magkamit ng panandaliang putong para dito lamang sa lupa, kundi ang kanya pong pagsisikap, itong spiritual discipline na ito, alam niya, ang pakinabang nito ay hindi lamang dito sa lupa. Ang pakinabang nito ay pang walang hanggan. Amen po ba? Kaya mas higit dapat yung ating pagbibigay ng pansin bilang mga mananampalataya. If you are truly serious of your walk with God, hindi po dapat option sa inyo ang spiritual discipline. Dapat po, bilang isang mananampalataya, katulad ni Apostle Paul, you should find yourselves getting involved sa mga spiritual disciplines na magpapalago, magpapatatag, at magpapatibay ng inyong buhay pananampalataya. Otherwise, sabi ni Apostle Paul, tandaan niyo po ha, si Apostle Paul dito ay nagsasalita siya bilang isang apostol. Hindi lamang katulad natin ng mga ordinaryong mananampalataya. Pero alam niya, sabi niya, pwedeng pag binaliwala niya ang katotohanan ito, pwedeng siya rin ay ma-disqualify. Kaya ganun kaseryoso ni Apostle Paul, nakikita itong paglakad natin
Actually, tinawag nga niya ito na race, hindi lang paglakad. Christian race. Isang takbuhin ang buhay pananampalataya. Kaya kung gusto natin na magtagumpay sa takbuhin ito bilang mananampalataya, you have to engage yourselves in spiritual disciplines. Amen po ba? So engaging in spiritual discipline, yan po yung ating binibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Sa Living Bible po, napakaganda po ng pagkakabanggit ng Living Bible, maganda po yung salin ng verse 27. Ang sabi po dito, like an athlete, I punish my body, treating it roughly, training it to do what it should. So, yung pagsasana, yung discipline, ang sabi po dito ay pinapakita sa atin ang meaning na kapag ka ikaw ay nag-undergo, nag-engage sa spiritual discipline, ang ibig sabihin niyan, you are training your body to do what it should and not to do what it wants to do. Kasi totoo naman po na ngayon bilang mga mananampalataya ay ang kalagayan po natin, dapat yung ating body, it should be subjected to the leading of the Holy Spirit. Kasi tayo ay mananampalataya na, kaya dapat itong ating katawan, ang banal na espiritu na ang naghahari, ang banal na espiritu na ang nasusunod. Kaya dito makikita natin na sinasabi sa atin dito ni Apostle Paul na pwedeng mangyari yon, na ang ating katawan, ang ating flesh, ay pwedeng pumaloob sa pangunguna ng banal na espiritu. At paano mangyayari yan? Mangyayari lamang yan sa pamamagitan ng engaging in spiritual discipline. So, spiritual discipline is training our body to be in subjection to the Spirit. Training it to do what it should do so that it will not do what it wants to do. Pinipili natin kung ano yung dapat. Sinasanay natin yung ating katawan na sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi gawin yung kung ano lang na gusto niyang gawin. Yun po yung ibig sabihin ng spiritual discipline. Pero noon po, nung hindi pa po tayo naboborn again, yung isang tao na hindi pa po lubos na nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoon, ito ang dahilan kung bakit meron tayong naririnig na kanta na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi nga, kahit na ano ang naisin ng ating espiritu, ng ating kaluluwa na mabuti, kapag ka ang isang mananampalataya, o ang isang tao ay hindi pa mananampalataya, patay ang kanyang espiritu. At dahil patay ang kanyang espiritu, ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay alipin ng kasalanan. Sa Juan chapter 8, verse 34, yan po yung ating mga makikita. Ang isang hindi mananampalataya ay alipin ng kasalanan. John 8:34, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. So itong kalagayan ng isang hindi pa sumasampalataya, siya ay alipin ng kasalanan. Ang ibig sabihin ng alipin, hindi mo magawa ang gusto mo. Ang sinusunod mo ay yung naghahari sa iyo. Kaya tayo po, nung hindi pa tayo alipin, ang sinusunod po na natin ay yung dikta ng ating katawan, ng ating laman. Hindi po yung gusto ng Diyos. Kahit gustuhin man natin na sundin ang kalooban ng Panginoon, hindi natin magawa kasi nga alipin tayo ng kasalanan. Kung ano yung dinidikta ng laman, yun ang ginagawa ng ating katawan. At ano ang bunga kapag ang isang tao ay sumusunod sa dikta ng gawa ng laman? Ang isang tao na hindi pa mananampalataya, na
sinusunod niya ang dikta ng kanyang laman, ang kanyang buhay ay patungo sa kapahamakan. Sa Galatians chapter 6 verse 8, ito po ang sabi, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. So, ang isang hindi pa sumasampalataya na ang dikta ng kanyang laman, ang kanyang sinusunod, ang bunga nito ay kamatayan. Yan po yung kanyang aanihin. Pero yung isang part ng verse, sabi po doon sa second part ng verse, ang nagsisikap sa mga bagay na ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag ang isang tao ay hindi pa po born again, kailangan siyang ma-born again. Dahil pag na-born again ang isang tao, dun lamang siya magkakaroon ng kakayanan para yung kanyang laman ay mapangunahan ng Espiritu ng Diyos. Roma chapter 8, verse 7 and 8 ay ganyan din po ang sinasabi. Sabasahin nga po ninyo ng malakas, ng sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Yan po ang kalagayan ng mga taong nabubuhay sa dikta ng laman. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi siya makasunod sa kalooban ng Diyos, hindi niya kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang puso, sa kanyang isip, alam niya na mabuti ang unahin ng Diyos, pero wala siyang kakayahan sapagkat alipin siya ng kasalanan. At ang nagdidikta sa kanya ay ang kasalanan. Kaya ano pang gagawin ng kasalanan? Kapag dinidiktahan ka ng kasalanan sa pangunguna ni Satanas, ilalayo ka sa kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na mahalaga, hindi mo magagawa. Kaya nga sabi dito, hindi siya makasunod sa kalooban ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya yan po ang kalagayan ng isang tao na hindi pa born again. Kaya anong ginawa ng Panginoong Jesus? Dahil ang lahat ng tao, tayo po yun, kasama po tayong lahat dito, alipin tayong lahat ng kasalanan. Pero dahil po doon sa pagmamahal ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus mula sa langit, pinababa ng Diyos dahil sa ating kasalanan, pinili ng ating Panginoong Jesus na maging mahirap, talikuran ang pagka-Diyos at maging tao na katulad natin. So it is for our salvation that Jesus opted to vacate His position in heaven. Iniwanan niya ang lahat. Sabi nga siya, naging mahirap na kung saan naman siya ay tunay na mayaman. Pinili niya na maging tao na katulad natin na mayroong kamatayan. Bakit ginawa iyon ng Panginoon? Para tayo po ay iligtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya tinubos tayo ng Panginoon sa pagkaalipin. At kung natatandaan ninyo, ang message ng Panginoon nung dumating siya dito, sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi na kayo, magbalik loob, sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. So, ang mensahe ng Panginoon sa mga taong dinidiktahan ng laman, mga taong alipin ang kasalanan para maalis sa pagkaalipin, ano kailangan? Magsisi at magbalik loob sa Diyos. At purihin ang Panginoon dahil sa ating pagbabalik loob sa Diyos, sa ating pagsisisi, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay ipinanganak ng muli. Yung dating alipin ng kasalanan, ngayon ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang sabi po ng John chapter 8, verse 36, kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Whom the Son sets free, is free indeed. Ang sino mang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Saan tayo pinalaya ng anak? Sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya dumating ang Panginoong Jesus para tanggalin tayo doon sa bandages of sin at mamuhay na tayo ng malaya. Andyan po ba kayo? At yun ay nangyari nung tayo po ay na born again.
Kaya malaya na po tayo ngayon. At ang sabi din po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, pansinin niyo po ang sabi ni Apostle Paul, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ano daw po ang kabuuan ng katauhan ng tao? Ito na po yung right order. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Ulitin ko po ha, gusto ko i-focus nyo mabuti ang inyong isipan sa talatang ito. Ang kausap dito ni Apostle Paul ay mga mananampalataya na. Mga na born again na. Hindi na yung alipin ng kasalanan. Pinalaya na ng Panginoon. At ito ngayon ang kanyang paalaala. Ang sabi niya, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Kung noon, hindi tayo nabubuhay sa kabanalan dahil sa alipin tayo ng kasalanan, dahil sa dikta ng laman, hindi tayo kinalulugdan ng Diyos, pero dahil sa ating pananampalataya, tayo ngayon ay lumalakad na sa kabanalan at pwedeng magpatuloy at magpatuloy na lumakad sa kabanalan. At ito po ang sabi ni Apostle Paul, at naway panatilihin niyang walang kapintasan. Ngayon po na tayo ngayon ay mayroon ng Espiritu ng Diyos, pwede na nating mapanatili ang ating buong pagkatao na walang kapintasan. At ano yung ating buong pagkatao? Binubuo daw po ng spirit, soul, and body. Nung hindi pa tayo mananampalataya, dahil patay ang ating espiritu, ang ating soul ang kumokontrol sa ating body. Na supposed to be ang right order, nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, merong espiritu ang tao, at yung espiritu na yon, yun ang nakikipag-ugnayan sa Diyos na espiritu. Yun ang dahilan kung bakit ang tao ay pwede makipag-ugnayan sa Diyos, because God has given man spirit. Para makipag-communicate tayo sa Diyos na espiritu, binigyan tayo ng Diyos ng espiritu. Ngunit alam natin ang nangyari nung namatay, nung nagkasala si Adan, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng prutas na yan sapagkat tiyak kayong mamamatay. Hindi naman sila namatay physically. Ang namatay sa kanila ay yung spirit. At yung spirit na yon na supposed to be, kapag nakikipag-communicate yung spirit sa Diyos na espiritu, ang Diyos nagbibigay ng instruction sa ating spirit, at yung ating spirit nagbibigay ng instruction sa ating soul. Upang itong soul na to na mayroong intellect, emotion, and will, ito naman ang magbibigay ng instruction sa ating katawan. Eh, problema, namatay na yung spirit. Patay yung spirit. So, sino ang magbibigay ng instruction sa soul? Wala siyang communication sa Diyos. Hindi siya makasunod kasi alipin siya ng mundong ito. Kaya yung soul, saan siya kumukuha ng source? Sa mundo. Kaya nakikita natin na isang taong hiwalay sa Diyos, ang tawag ng Biblia ay makasanglibutan, makamundo. Ang kanyang kaisipan, ang kanyang pamumuhay ay katulad ng pamumuhay ng sanglibutan. Bakit? Kasi patay yung kanyang espiritu. Yung pagiging makadiyos, patay. Pero nung tayo ay na-born again, nabuhay na uli yun, nabuo na uli. So, espiritu, kaluluwa, at katawan. At ngayon, nagko-communicate na uli tayo sa Diyos, at yung itinuturo ng Diyos, ng kabanalan, sinusunod ng kaluluwa upang tayo ay maging maka-Diyos, at kung ang kaluluwa ay nagbibigay ng instruction, o tumatanggap ng instruction from the Spirit of God, ano ang makikita sa ating katawan? Ano ang magmamanifest sa ating katawan? Pagiging maka-Diyos. Kaya yun po yung kaibahan. Nalalaman po, hindi nakikita ang kaluluwa, hindi nakikita ang espiritu, pero nakikita kung anong uri ng espiritu mayroon ka sa pamamagitan ng iyong katawan. Kaya kapag ka ikaw ay maka-Diyos, mananamit ka na maka-Diyos, magsasalita ka na maka-Diyos. Bakit? Kasi meron kang espiritu ng Diyos. Pero kung wala kang espiritu ng Diyos, makikita din sa buhay mo kung ano ang iminamanifest, kung ano ang mayroon ka.
kung ikaw ay makasanglibutan sa pananamit mo, makasanglibutan. Sa pagsasalita mo, makasanglibutan. Kaya dito po, nakita natin yung difference. Dahil na born again na ulit na tayo, ano ang sabi dito ni Apostle Paul? Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan, this time, kaya na lang ng Diyos na gawin ang bawat isa sa atin na lumalakad sa kabanalan ng walang kapintasan. Kaya na. Yung ating espiritu, yung ating kaluluwa at yung ating katawan, sa pagdating ng Panginoon, matatagpuan tayo na karapat-dapat. Ngayon ang tanong, paano ito napapanatili? Paano mapapanatili ng isang mananampalataya ang kanyang buong pagkatao ay malinis sa harapan ng Diyos hanggang sa pagdating ng Panginoon? Paano? Through engaging in spiritual discipline. Kung ngayon na meron na tayong kaugnayan sa Diyos at ibinigay na ng Diyos ang kakayahan para maisagawa ang kanyang kalooban, ngayon ang gagawin na natin, kailangang makinig tayo lagi sa pangunguna ng Banal na Espiritu upang ating katawan ay sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa kalooban ng sanglibutan. Kaya ganun po kahalaga, mga kapatid, itong ating pinag-aaralan na engaging in spiritual discipline. Kaya sabi ni Apostle Paul sa verse 27, pansinin niyo po yung ginamit sa NIV. Ang sabi niya, verse 27, "No, I beat my body and make it my slave." Ang ginamit niya naman na word ay, sabi niya, pinahihirapan ko ang aking sarili at ginagawa ko itong aking alipin, yung katawan niya. Pag sinabing alipin, alipin ng espiritu. Dati po kasi ang katawang ito ay alipin ng kasalanan. Pero nung tayo'y naborn again, dapat alipin na ito ng Diyos, alipin na ito ng banal na espiritu. So, when you are engaging in spiritual discipline, you are treating your body as a slave by the Spirit. Yun po yung nangyayari. Ngayon, dahil ikaw ay isa ng mananampalataya, meron ka na ngayong pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa iyong katawan. Meron ka na ngayong pagpili saan mo gagamitin ang iyong buhay. Kasi meron nang naggagabay sa iyo ng mamumuhay ng maayos. Kaya meron ka ng pagpili. Hindi ka na katulad noon na alipin na sunod-sunuran lang. Ngayon, meron ka ng kakayahan. Kaya si Apostle Paul, pinili niya na sundin ang kalooban ng Diyos kesa magpaalipin muli sa gawa ng kasalanan at gawa ng laman. Kaya sabi po ni Apostle Paul, he is training his body. At ano ba yung ating body? Ano yung position ng ating body? Pag sinabing body, ito po yon, yung ating mata, yung ating naririnig, yung ating tenga, yung ating sinasabi, yan halos ang manifestation ng ating katawan. So when you put your body under subjection of the Spirit, ang ibig sabihin niyan, sinasanay mo ang iyong sarili kung ano ang dapat tinitingnan ng isang merong Espiritu ng Diyos. Kung noon, kahit ano na lang ang gusto natin, ngayon, pansinin niyo po, naglipa na ang mga porn sites, naglipa na, nasa cellphone mo na kahit hindi mo hahanapin kung saan dumadating sa'yo. Ngayon, kung tatanggapin mo lang siya, eh, dumating na lang naman niya sa akin, kaya titingnan ko. Hindi. Diyan makikita kung ano ang uri na Espiritu na mayroon ka. Kasi sasanayin mo ang iyong paningin doon sa mga bagay na hindi gusto niya, kundi kung ano yung paningin na dapat niyang tinitingnan. So kahit nandyan yan, pwede mo yung tanggihan. Bakit? Kasi you are subjecting your eyes to see what your eyes should be seeing. Andyan po ba kayo? So yan po ang ibig sabihin ng engaging in spiritual discipline. Ano pa po ang bahagi ng ating katawan na dapat tinitrain natin under subjection of the Spirit? Yung tenga natin. Ano ba ang dapat na naririnig ng ating tenga? Pansinin niyo po, pagka kayo po, ang lagi ninyong naririnig ay kaguluhan, kapag ka ang lagi ninyong naririnig ay
something na nagdi-discourage sa inyo, pansinin niyo po, lumbay na lumbay ang inyong espiritu. Di ba? Kumbaga kasi naririnig natin yung mga puro bad news. So again, para po yung ating katawan ay masubject sa pangunguna ng banal na espiritu, pipiliin natin ano ba ang dapat na pinakikinggan ng aking tenga. Kung noon kahit ano na lang pinakikinggan natin, nakita nyo yung mga mahilig sa rock music noon, pag sinabing headbang, o talaga namang kulang lalang, sobrang lakas ng pag-headbang, maumpog sa mga semento. Eh, no? Dahil talagang pag malakas yung tunog ng instruments, lalo na yung bass, yung mga rock music, di ba? Yung mga heavy metal, talagang dinidiktahan ka na yung katawan mo sumunod doon sa naririnig mong ingay. Kasi yun ang gusto mo pakikinggan eh. Eh, hindi mo na, kahit nasa sasakyan, pag malakas ang tunog, doon, lalo na dito yung mga biyaheng Montalban, sabi nila yung mga patok. Ay si Mrs. po, si Days, pagkasabay ko po yan, alam niya na, ayoko niyan, Daddy. Talaga. Kasi marunong ka dapat pumili. Amen po ba? Kasi meron ka ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayahan para piliin yung mga dapat mong pakinggan. Yan po ba kayo? Yan po ang ibig sabihin ng engaging in spiritual discipline. You are subjecting your body to do what it should do, not to do what it wants to do. Ikaw na ngayon, sa pangunguna ng banal na Espiritu, ang magkokontrol sa iyong sarili, hindi na ang mundo. Yan po ang ibig sabihin ng engaging in spiritual discipline. Kasama din po dito sa ating katawan na dapat ay dinitrain natin to do what it should do and not do what it wants to do. Kasama po dyan yung ating bibig. Dapat itrain din natin ang ating bibig under subjection of the Holy Spirit. Ano ba ang dapat pinapahayag ng ating bibig? Hindi yung gusto lang nating ipahayag, kundi dapat itong bibig na ito, sanayin natin na kung ito'y nagpapahayag, dapat ang ipinapahayag nito ay kapahayagang may pag-asa, kapahayagang puspos ng pananampalataya. Tandaan niyo po, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. There is power in tongue. Sabi, wala pang mga bagay, pero sabi ng Panginoon, let there be light. Let there be this, let there be that. Sa pamamagitan ng salita, sa kapangyarihan ng salita, nagkaroon ng lahat ng bagay. So ganun din, gamitin natin ang kapangyarihan ng salita. Let our tongue speak words that are faith-filled. Kung magpahayag man tayo mula sa ating mga kapahayagan, sa ating mga salita, dapat yung kapahayagan na puspos ng pananampalataya. Hindi yung, natandaan niyo yung pinag-aralan natin, I can spirit, di ba? I can attitude. Dapat ang ipinapahayag natin, lahat ng bagay ay magagawa natin dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Hindi yung nakaranas ka lang ng pagbagsak. Yung, by the way, ngayon, may mga board exam, may mga college entrance exams, and marami mga estudyante ay kakaranas ng pagbagsak. Pero hindi dahil bumagsak ka, ay sarado na ang mundo sa'yo. Minsan, nadidefine ang isang tao, ang isang kabataan, doon sa isang failure niya. Kaya ayaw nang magpatuloy at pagkukuha uli ng exam, ay hindi, bobo kasi ako, kaya hindi ko na ito maipapasa, okay na sa akin to. So hindi ganyan ang dapat nakapahayagan ng isang taong may pananampalataya. Dapat ang kapahayagan po natin ng ating bibig ay yung kapahayagang mayroong pag-asa dahil ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen po ba? So we have to train our body na matutong sumunod sa kalooban ng Panginoon. At yan po ang pinapahayag ni Apostle Paul na ginagawa niya. Siya mismo, he trains his body under subjection of the Spirit. Sinasanay niya ang kanyang sarili. Kasi alam niya, kung hindi niya ito gagawin, later on, pwedeng siya
ay ma-disqualify. Kapag hindi niya ito binigyan ng pansin sa kanyang buhay, binaliwala niya ang mga bagay na ito. Alam niya may danger. He could be disqualified for whatever he is doing. Kaya napakahalaga mga kapatid, very essential to be engaged in spiritual discipline. Kaya lang, pag pinag-usapan po ang discipline, sa atin pong mga, lalo na tayo mga Pilipino, pag pinag-usapan po yung discipline, parang sa iba ang dating nito sa atin agad ay parang parusa, punitive, pagka-discipline. Ano? Kaya hindi natin wini-welcome yung kaisipan na daladala, kagandahang kaisipan na dinadala ng discipline. Ang iniisip natin pagka-discipline ay parang parusa agad. Pero hindi po, hindi ganyan ang sinasabi ni Apostle Paul. Ano ba ang spiritual discipline? A spiritual discipline is a regularly repeated practice that can enrich our attentiveness to the Holy Spirit. So yung engaging in spiritual discipline, ito yung ginagawa natin regularly, spiritual practices na ginagawa natin regularly, na ang purpose natin sa pamamagitan nito, matuto ang ating katawan na maging attentive sa kalooban ng Diyos, maging mainit sa presensya ng Panginoon, makinig sa sinasabi ng Panginoon. Kasi kung hindi, mayroong aagaw ng ating atensyon para sa Panginoon. So para masanay natin ang ating mga sarili na nakikinig sa tinig ng Panginoon, kailangan sanayin natin itong tenga natin na tinig ng Panginoon ang pinakikinggan. Sabi nga ng banal na kasulatan, di ba? Sabi ng Panginoon sa John chapter 10, anong palatandaan ng mga tupa niya? Sabi niya, ang aking mga tupa, tinatawag niya sa kanyang pangalan at nakikilala ng mga tupa ang aking tinig. Sa dami po ng pwede nating mapakinggan sa mundong ito, sabi ng Panginoon, dapat distinct ang tinig ng Panginoon sa atin. Na may sinasabi na ang Panginoon, minsan hindi natin napapansin. Bakit? Kasi hindi tayo familiar sa tinig ng Panginoon. Siguro po natatandaan nyo yung aking pinatotoo sa inyo nung kami po ay second time na magbiyahe po, daladala po yung tricycle. Kasi tandaan nyo po, pag familiar tayo sa tinig ng Panginoon, hindi lamang siya sa salita ng Diyos nagsasalita, hindi lamang siya nagsasalita sa pamamagitan ng mga nagme-message, even doon sa mga maliit na sitwasyon ng ating mga buhay, kapag tayo ay particular sa distinct voice of God, madidetermine natin that it is really God who is speaking to us. At katulad po nung na-share ko po sa inyo, nung kami po ay magbabiyahe papunta dito galing sa Quezon, kasi yung one time na, yung first time na dinala ko yung tricycle, walang aberya, talagang okay. Kaya lang nung pangalawa na po, pagdating namin ng San Pablo, ay nagkaroon po ng problema sa electrical. Mga alas 4 na po yun nung matapos. So pinaayos ko po lahat dahil nga kailangan makapagbiyahe ng maayos. So naayos naman po, 4 o'clock na po. Tapos nung umalis na po kami doon sa pinaggawaan, siguro mga 100 meters away, biglang umusok po yung dashboard at ibinalik ko po uli. Ibig sabihin, may problema. Lalo na yon umuusok, wiring. So, dinala ko po uli doon sa gumagawa at chinek naman po nung gumagawa. Pero sabi nung gumagawa, okay naman po lahat, chinek niya. Wala talagang problema. Kaya binigyan uli kami ng clearance. So, sige, alis na uli. Less than 100 meters mula doon sa pinanggalingan namin, umusok na naman yung dashboard, balik na naman ako doon, umuusok na naman ho, chinek na naman. Wala naman, pero talagang chinek niya lahat, okay naman. So sabi niya, sige, paandarin mo, dalhin mo doon. The third time, mga siguro mga 50 meters pa lang, kakaalis pa lang, umusok na agad. Aba, sabi, di balik na ho kami. Ngayon, pagbalik namin, napansin ni Days, nilagpasan ko yung ano, yung gawaan. Kinalap ko, di lagpas na tayo doon sa paggawaan. Sabi ko sa kanya, Mi, uuwi na tayo. Kasi po, nung panahon na yun, ang na-discern ko na po, hindi kalooban ng Panginoon na tumuloy kami.
Kasi okay naman lahat, tapos bakit pag aalis kami, laging umuusok. So the third time na umuusok siya, instead na ipagawa ko pa uli, dilagpasan ko na yung mekaniko, tapos kinalabit ako ni Dez, kinuha yung attention ko, kasi akala niya na nagkamali lang ako. Sabi ko, hindi, uuwi na tayo, me. Pinauwi na tayo ng Panginoon. So biyahe kami hanggang Sariaya. Hindi na po umusok. Wala hong nangyari. So ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin, naging attentive ako doon sa message ng Panginoon. Now, nung time po na yon, medyo late na po yon, around 5 o'clock, tapos dadaan kami ng bundok, Teresa, alanganing oras. Nung unang nagbiyahe kami, mga halos 8 hours, nasa San Pablo pa lang kami, so minus 2 hours. So, 6 hours kami uli doon sa bundok bago makarating ng Marikina. So, ang nakita ko po doon, iniingatan kami ng Panginoon, at hanggat, kumbaga kung ako, determinado ako na tumuloy. Pero hindi po minsan yung kalooban natin ang dapat nating pakinggan. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? So I decided na kami po ay bumalik, at nung bumalik nga po kami, ever since, hindi na po umusok. So tama po yung aking narinig sa Panginoon na sinasabi ng Panginoon. Siguro sinasabi ng Lord, oh, naiintindihan ko yung determination mo. Pero this time, hindi kayo dapat magbiyahe. So, umuwi kami. Ganun po mga kapatid, sinasanay po natin ang ating pandinig, ang ating tenga, ang ating mata, kung ano yung dapat na pangunguna ng Panginoon sa atin. Yan po ang ibig sabihin ng engaging in spiritual discipline. Now, tingnan po natin, mahalaga po ang discipline, at gusto ko po na makita natin sa pamamagitan po ng illustration na ito, dalawang mahalagang illustration ng discipline, kung gaano po kahalaga ang discipline. Ang una po ay sa pamamagitan po ng isang maliit na insekto. Makikita po natin ang kahalagahan ng discipline sa pamamagitan po ng isang flea o pulgas. Yan, ang isang pulgas o flea, alam po natin na napakataas pong lumipad ng mga pulgas. Maliliit lang sila, pero it can jump 400 to 100 times ng kanilang bigat. Ganun po ang mga pulgas. Na kaya po nitong tumalon ng distance na around 2 feet in height. Ganun po ang mga pulgas. Kaya lamang po, dahil alam po ng isang lalaking ito na talagang ang mga pulgas ay matataas pong tumalon, ang ginawa po niya, pinag-aralan po niya ang isang pulgas at inilagay po niya sa isang garapon. At nung inilagay po niya doon sa loob ng garapon yung pulgas, at nakita niya na ang taas pa rin talagang tumalon. So, ginawa po niya, inilagay niya uli yung pulgas, tapos nilagay niya ng takip yung garapon. Pero dahil nga malakas tumalon ang pulgas, pagtatalon siya, nagbabump siya doon sa takip ng garapon. Pero dahil nagbabump siya paulit-ulit doon sa takip ng garapon, later on, ang ginagawa niya ng talon ay halos kasing taas na lang nung takip ng garapon. Pero ang isang pulgas, kaya niyang tumalon ng around 2 feet. Pero dahil kinonfine siya ng isang tao na ganito lang yung kanyang dapat na gawin, so nasanay po yung pulgas na tumatalon siya hanggang dun lang sa takip. Tapos sinubukan po nung lalaki na tanggalin yung takip, at nakita niya yung pulgas kahit wala ng takip, ang talon niya ay kasing taas na lang ng garapon na may takip. He was able to discipline itong pulgas na ito. Ang disiplina po ay katulad din po ng ganong kalagayan. Ang disiplina po, magkaroon tayo ng discipline, kailangan po ng training, kailangan po ng teaching, and kailangan din po ng correction. Ito po ang involved sa mga discipline. May teaching, may training, may correction. At ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. To discipline us, kailangan niya tayong turuan mula sa kanyang salita.
Kailangan niya tayong sanayin sa maraming mga bagay na hindi tayo sanay. At minsan kailangan tayong i-correct, ituwid ng Panginoon sa mga mali nating mga ginagawa. Hanggang dumating yung time na tayo po ay nasasanay na, nagagawa na natin ang kalooban ng Panginoon. Nung una naman talaga, di ba, hindi naman tayo agad nagagawa natin yung mga may kinalaman sa ating pananampalataya. Ah, hirap. Pero dahil doon sa patuloy na papaloob o pagpapaloob sa kasanayan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, unti-unti nadidisiplin tayo, natitrain tayo. Amen po ba? Ganyan po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Bakit po? Kasi ayaw ng Diyos na para tayong pulgas na walang control. Yung gawin lang natin sa ating buhay ay kung ano yung gusto natin gawin. Yung parang walang kaayusan. Di ba? Kasi gusto niya lagi. Eh doon siya dinisign. Talon siya ng talon ng mataas. Eh gusto ng Panginoon merong kaayusan ng buhay natin. Yung para bang meron tayong pamantayang sinusunod. Itong problema sa ating buhay noon, ang pamantayang sinusunod natin noon ay ang ating katawan, ang ating sarili. Kaya kailangan tayong sanayin ng Panginoon na ang pamantayan naman niya ang ating sundin. Kaya kahit gusto nating tumalon ng napakataas, may instruction ng Panginoon hanggang dito lang, sumunod ka sa akin, ako bahala sa iyo, aayusin ko ang buhay mo. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Amen po ba? At hanggang nakita natin na pag sinunod pala natin ang kalooban ng Diyos, mas mabuti pala ang nangyayari sa ating mga buhay. So ganyan po ang larawan ng discipline. Now, kung ang example kanina ay napakaliit, pumunta din po tayo sa isang example naman na super laki naman. At naipahayag na ito sa atin ng ating kapatid na Obet nung one time na nagturo siya sa atin about na may kinalaman na ginamit niya rin po itong elephant, yung pagtitrain sa elephant. Now, elephants are the largest animals domesticated by humans. Sino makapagsasabi na napakalaking elepante? Imagine niyo ang laki ng elepante. Ang elepante, it can grow as much as 24,000 pounds. Ganon kabigat, ganon kalaki ang elepante. And yet, makikita natin na paglalaruan ng mga tao, alam niyo po ba yung kanilang trunk? Yung kanilang trunk ay pwede po yung pumili, pwede pumitas ng bulaklak. Pero pwede din po niyang baliin ang napakakapal na kahoy sa pamamagitan ng kanyang yung kanyang ilong. So, ganito po kalakas ang elepante, pero yung makita mo na ang elepante sumusunod sa instruction ng isang maliit na tao na napakaliit kung ikukumpara sa kanya, paano nangyari yun? Di ba? Well, ang sekreto po ang sabi, ang mga elepante po ay habang maliit pa po sila, yung mga trainers nila ay naglalagay po ng steel chain sa kanilang paa. Itong steel chain na ito ay meron pong nakakabit na malaking mabigat na bola, katulad po nung dating mga bilanggo, para hindi makatakas, meron pong kadena na hindi niya pwedeng mahila yung mabigat na bilog na bola. So pag maliit pa po itong mga elepante, sinasanay na po sila ng kanilang mga trainer na kabitan ng mga bagay na yon. Kaya dahil yun ang kanilang instinct, merong mabigat na kahit anong gawin nilang pagpupumiglas, hindi nila maputol ito. So lumalaki po sila na yun ang idea nila. Pag nakakabit sa kanila yung steel chain na yon na merong mabigat na bola, hindi sila makakaalpas. So, later on, habang lumalaki po itong mga elepante, ang gagawin po ng mga trainer, tatanggalin po yung mabigat na bola, pero mananatili po yung steel chain sa paa ng elepante. At dahil alam ng elepante na nakakabit pa yung steel chain, kahit wala na yung mabigat na bola, ang idea niya, wala pa rin siyang kakayahan para umalpas. Kasi na discipline siya na mag-isip na siya ay naka-attach doon sa mabigat na bakal. Yun ang dahilan kung bakit ang isang elepante unti-unti natuturuan ng isang malaking elepante ay natuturuan ng isang maliit na tao para mapasunod sa anumang naisin niya sa elepante. And that is discipline.
At ganun din po ang sinasabi sa atin dito ng banal na kasulatan. Kung bakit kailangang pahalagahan natin itong discipline at hindi natin ito iwasan. Sapagkat marami pagkakataon kapag narinig natin yung salitang discipline, parang ang idea natin, isa lang, pag sinabing dinidisiplina ka, pinarurusahan ka, parang negative ang dating ng word na discipline sa atin. Pero actually, mayroon itong mabuting hatid sa atin when we engage ourselves into discipline, particularly in spiritual discipline. Kaya, since we are talking about discipline, dalawang bagay po ang gusto ko po makita natin na dapat nating tandaan when it comes to discipline. Dalawang mahalagang bagay. At itong dalawang bagay na ito ay kapag tayo'y pumaloob sa discipline, tutulungan tayo ng discipline sa ating paglago, sa ating pagtatag, sa ating pananampalataya. So, what are these two kinds of discipline na necessary for our growth and strength? Ang una po ay yung tinatawag na formative discipline. Ito yung mga bagay na ginagawa natin regularly, at dahil ito'y regularly or paulit-ulit natin ginagawa, ang nangyayari po dito ay nasasanay tayo, nagiging habit na natin ito, at dahil nagiging habit na natin ito, ito yung nagpapalago, nagpapatatag, at nagpapatibay ng ating buhay pananampalataya. Formative discipline. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa 1 Timoteo chapter 4 verse 18, hindi niya dinidiscount o hindi niya winawalang halaga yung pagsasanay sa physical. Pero sabi niya, higit dapat ang pagpapahalaga natin sa spiritual discipline. 1 Timoteo chapter 4 verse 8, may mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. So, engaging in spiritual discipline is putting yourselves in things, doing things regular, paulit-ulit, committing yourself to do it consistently. Na dahil alam mo na mahalaga ito, kaya lagi mo itong ginagawa. At pag lagi mo itong ginagawa, ang dulot nito, pagpapatibay, pagpapatatag, at pagpapalago ng iyong buhay pananampalataya. Tingnan natin yung mga bodybuilders. Nagtsatsaga po silang pumupunta sa gym. Di ba, minsan ang papayat, pero habang tumatagal, mapapansin ninyo, dahil doon sa kanilang pagpapahirap sa kanilang katawan, later on, nakikita na yung bunga, yung epekto, ang lalaki ng mga muscles nila. So merong pakinabang yung kanilang paghihirap. Now, ganun din dapat ang makita natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung sa inyo man, para sa inyo, ang hirap naman ng... ang hirap naman, mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, ang hirap naman, mananalangin ka. Pag tinignan mo siya na mahirap, hindi ka magkakaroon ng commitment. Pero kung ang pakinabang na nakikita mo dito ay higit ang pakinabang dito sa panglupa, kasi ang pakinabang dito ay paglago ng iyong pananampalataya, gagawin mo ito na regular sa iyong buhay. Kasi mas maganda ang pakinabang nito. Amen po ba? Kaya sa atin, ano yung mga spiritual disciplines, yung mga formative disciplines na regularly ginagawa natin, na alam natin nagbe-benefit tayo? Ano yun? So from the word growth, ayan ito, iba-iba po itong mga bagay, pero ginagawa po natin ito. Gaano kahalaga yung pagpunta ng church o pag-attend ng church? So going to church for corporate worship, madali ba ito o mahirap? Diba sa iba talaga mahirap naman, yung iba layo ng pinanggagalingan. Pero dahil committed ka, Lord, ang gawain mo po ay pagkakataon ko upang ipahayag ko yung aking pasasalamat sa iyo at makikita ko po yung aking mga kapatid. At alam mo na ang pagtitipon ay bahagi ng iyong paglago sa buhay pananampalataya. So, you regularly attend church gatherings. Bakit?
Kasi mahalaga ito sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Hindi tayo katulad na sinasabi ng Hebrews 10:25 na pinapabayaan o kinakaligtaan ang pagtitipon katulad ng iba. Hindi po kayo yon. Amen po ba? Para mahina po. Kayo po ba yon? Di ba hindi tayo yon? Sabi ng Panginoon, huwag natin pabayaan ang mga pagtitipon katulad ng ginagawa ng iba. So meron pala na mga mananampalataya na hindi pinapahalagahan ng ilang church discipline or spiritual discipline na mahalaga. Meron pala mga believer na ganon. Andyan po ba kayo? May mga believer pala na mahalaga naman talaga pero hindi nila pinahalagahan. Kaya ano sabi ni Apostle Paul? Huwag ninyong pabayaan ang mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Kaya ang bawat isa sa atin, mainit. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, makakatagpo ko ang Panginoon. Pupurihin ko siya, sasambahin ko siya. Makakasama ko yung aking mga kapatid. Amen po ba? So, spiritual discipline na alam mo, kailangan mo, kaya hindi mo yan ipagpap. So, going to church for corporate worship. Reading God's Word for spiritual strength. Pwede lagi na lang paulit-ulit sila naman. Bakit lagi naman? Pagbasa at Biblia, mabuti pa nga ang magazine, o kaya mabuti pa ang mga dyaryo. Pero pag Biblia, bakit pag Biblia na, bakit inaantok ako? Yung iba pa nga, sa halip na basahin, o ba, sinasarado, ginagawang unan, pampasarap ng tulog, ginawa pang sleeping pills. Tapos may mga matanda po, ito, naririnig ko lang po, yung mga Bible study po na mga na i-handle ko, mga patotoo nila, literal ha, susunugin po yung page ng Bible, tapos pag nasunog na po, ihahalo doon sa kanilang tubig. Di ba? O abo. Tapos i-shake. Tapos iinumin. Kasi ang salita daw ng Diyos ay pagkain. Imagine niyo. At least yun, literal. Pero may mga ibang mananampalataya ang salita ng Diyos. Ang daming Bible, pinapaalikabukan lang sa kanilang bahay. Pero hindi, kung ito'y mahalaga sa atin, dapat binabasa natin ito. Because it is our spiritual nourishment. No wonder, ang isang mananampalataya na laging nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, kumakain ng pampalusog ng kanyang espiritu, malusog spiritually. Pero ang isang mananampalataya, kasi pwede din naman, tandaan niyo po, sabi ko sa inyo, pwede. Pero kung kayo'y seryoso sa inyong buhay pananampalataya, you will not take engaging in spiritual discipline an option. You will take it as an essential for your growth in your spiritual life. Bakit? Kasi may mga iba ng Bible nabubuksan lang pag nandito sa church. Yung iba nga, hindi na nagdadala ng Bible dahil lang idea nila, nasa screen na nga, ang laki pa. Kaya nga minsan iniisip ko, wag na kaya munang gumamit niyan. At makita ko kung sino mga may dalang Bible at sino mga nagbabasa ng Bible. Pero minsan, hindi may mga mananampalataya na hindi nakikita yung kahalagahan nun, kaya binabaliwala. Pero hindi po kayo yon. Amen. Ano pa po yung mga spiritual disciplines na dapat ay ginagawa po natin? Yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, yung pag-witness ng katotohanan para sa mga iba, hindi pa nakakakilala. Yung pakikipag-usap sa Panginoon sa pananalangin at yung paglakad sa kalooban ng Panginoon through the Holy Spirit. Lahat ng ito, it constitute growth. If you keep it, if you do it, if you engage yourselves in these disciplines, ang hatid nito ay paglago sa buhay pananampalataya. Yan po yung tinatawag na formative discipline. Now, bukod pa po dito sa growth na ito, may mga pagkakataon din na bahagi ng formative discipline na ginagamit tayo ng Panginoon sa bawat isa para magpalakasan. Kaya meron tayong mga BU, meron tayong pagpapahayagan ng kalooban ng Panginoon, we share testimony. Ano yun? Because we want to encourage one another sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Hebreo chapter 3 verse 12 hanggang 14, ito po mga kapatid, ang kahalagahan ng ating corporate gathering. Mga kapatid,
ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang stalikdan ang buhay na Diyos. So may warning. Yung iba kasi sabi nila, hindi nawawala ang kaligtasan. Totoo po yun. Pag nagbigay, mabuti po ang pakay ng Diyos. Kung iniligtas niya tayo, gusto niya na manatili tayong ligtas. Pero ang problema, yung tumanggap ng kaligtasan. Yung tumanggap ng kaligtasan, kung paano niyang pinamumuhay ang kaligtasan, doon nagkakaroon ng problema. Kaya nga kapag ang isang mananampalataya, hindi niya nakikita na mahalaga yung pag-engage sa spiritual discipline, yung warning ni Apostle Paul dito ay pwede mangyari sa kanya. Verse 12, uulitin ko po, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa mga spiritual disciplines, there is a tendency for a believer, first, not to totally or not to totally drift away from God. Unti-unti yan, hindi yan instantly mawawala. Halimbawa, pero gusto ko pong kunin yung example kanina ni Pastora Maming na doon sa kalagayan, sabi niya, naku, pag dumating ang Panginoon na nandito ako sa sinihan, pag dumating siya, baka maiwan ako. Well, hindi naman po ganun ang Panginoon kahars na sa isang maliit na bagay na hindi naman natin regularly ginagawa, hindi naman intentionally natin ginagawa, ay hindi na tayo masasama sa pagbabalik ng Panginoon. Na ibig sabihin, ang Panginoon po, hindi niya tinitingnan tayo sa isang kasalanan natin na maring result ng ating weakness. Ang tinuturo dito ng Panginoon ay yung talagang pagbabaliwala. Yung talagang pinamumuhay mo na ang kasalanan at ini-ignore mo na yung kanyang tinig. Yun yung delikado na mga tao na alam niya ng masama ang bisyo, hindi umaalis sa bisyo, nagpapatuloy sa bisyo. Pagdating ng Panginoong Jesus, yung tao na yon, yun ang pwedeng hindi makasama sa Panginoon. Kasi hindi niya ipinamumuhay ang pananampalataya. Kaya ano sabi dito? Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang buhay na Diyos. Verse 13, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Sa halip, dumalo kayo ng mga biyo. Mga kapatid, sino po ang kasama sa biyo? Sino po ang regularly dumadalo sa biyo? Mahalaga po ba ang biyo? Di ba mahalaga? Sabi, magpaalalahanan kayo araw-araw. So kung may pagkakataon, panahon, na mayroong gawain ng Diyos na idiniraos, huwag ninyong baliwalain. Kalooban ito ng Diyos para magpaalalahanan at magpalakasan ng bawat isa. Idinisenyo ng Diyos ang mga gawain ito para sa paglago ninyo. Spiritual discipline. You have to engage in it. Andyan po ba kayo? Kaya kung sa inyo, oras ng Thursday, yung oras ng Friday para sa BU ay maaring may mga kaagaw, in-encourage ko po kayo, mas bigyan nyo ng pansin at makikita nyo po yung malaking pagpapala. Makikilala nyo ang inyong mga kapatid. I'm blessed na ang daming magandang bunga ng BU sa buhay ni Brother Charlie nung nagsisimula hanggang ngayon, yung ibang mga kapatid natin, malalaman natin, makikilala natin ang pananampalataya ng isa't isa at ma-encourage tayo sa buhay ng bawat isa. At yan ang purpose ng corporate gathering. Kaya hindi natin ito dapat binabaliwala. Andyan po ba kayo? So pahalagahan po ninyo yung mga gawain ng church. Ano pa po sabi ng verse 14? Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. So yung formative discipline, it is doing things regularly, that yung things na magpapalago, magpapatibay ng ating buhay pananampalataya upang sa pagdating ng Panginoon, matagpuan tayong bawat isa sasalubungin ng Panginoon.
Yun po ang kahalagahan. Pero kapag ka kayo po may mga gawain ng Panginoon, pero inilalayo ninyo ang inyong sarili, babagsak kayo sa verse 12. Ano yung verse 12? Hindi nyo napapansin yung dating nag-e-enjoy kayo, nagawin ang kalooban ng Diyos, unti-unti parang napapalayo kayo sa kalooban ng Diyos. Yung dating yung buhay, parang sumasama ng sumasama. Bakit? Hanggang unti-unti, malalayo na kayo sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Hindi nyo binibigyan ng pansin ang corporate gathering. So, ang corporate gathering ay isang paraan upang lumago kayo sa inyong pananampalataya. It is a spiritual discipline that will help you grow in faith. So, yun po yun. Kaya mahalaga din po yung corporate gathering. And lastly, na uri ng discipline is corrective discipline. Yung isa po ay formative, ikalawa ay corrective. Hebrews chapter 12 verse 7 hanggang 9, ang sabi po ng Banal na Kasulatan, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? So dito po, ito po yung isang aspeto ng discipline na ayaw tanggapin ng nakararami. Na ang tingin nga ng iba dito ay pagpaparusa. Pero tandaan niyo po, dito po ay malinaw na itinuturo sa Banal na Kasulatan na bahagi sa ating buhay pananampalataya, lalo na sa pagpapaloob natin sa kalooban ng Diyos. Bilang mga anak, there will be times in our lives that the Lord will correct us. Mapalad tayo, sabi, kung tayo'y itinutuwid, sapagkat ang itinutuwid, itinuturing na tunay na mga anak. Sapagkat ang hindi pinapalo, ang hindi itinutuwid, hindi mahal. Amen po ba? Totoo naman po yun. Yung alam mo nang mapapahamak ang isang tao, tapos wala kang ginagawa, hindi mo mahal yung tao na yon. Eh ang Diyos na nagmamahal sa atin, yun po yung ayaw niya. Ayaw niyang mapahamak tayo. Kaya itinutuwid niya tayo. Tinutuwid niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Di bali nang masaktan tayo sa pamamagitan ng kanyang salita para lamang maayos ang ating mga buhay. Yun ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, dito sa bahaging ito ng corrective discipline, it involves confronting others concerning sin. Minsan, may kapatid, may mga kapatid tayo, bilang isang pamilya, nangyayari po na may kapatid tayo na nakikita natin marahil hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Pag itinutuwid ka ng isang kapatid, hindi po yun ibig sabihin ay mas magaling siya sa iyo, kundi concern lang siya. Katulad ng isang magulang na concern sa kanyang anak na nananaliligaw ng landas. So pag sinabing confronting, hindi naman ibig sabihin ito na kinoconfront ka na para ipahiya. Hindi po yun ang purpose ng corrective discipline. Ang corrective discipline, ang purpose po nito mga kapatid, ay ipaunawa sa isang tao na nagkakasala, baka kasi hindi niya alam yung kanyang ginagawang kasalanan, kaya inaakay pabalik sa matuwid na pamumuhay. Ang layunin po ng corrective discipline ay iayos ang behavior ng isang kapatid at isunod uli sa kalooban ng Diyos ang kanyang buhay. Kasi kung hindi, kapag ang isang kapatid nagkakasala, hindi natin itinuwid, mas lalong lalala ang kanyang kasalanan. Papapalayo siya sa kalooban ng Diyos, pwede siyang
mawala sa kalooban ng Panginoon. Kaya tayo, ang naisin natin bilang isang kapatid ay maging daan tayo para maibalik natin ang ating kapatid sa kagalakan sa Panginoon. So ang purpose ng corrective discipline is to restore the individual, not to condemn, neither to judge. Wala pong plano ang church para ipahiya o i-condemn ang sino man. Ang purpose po ng corrective discipline ay upang ibalik ang isang nagkasala, ibalik sa Panginoon para bumalik yung kagalakan ng paglilingkod. Now, meron po tayong mga ibang mga bagay na may kinalaman po dito sa pag-a-administer ng church discipline. Doon sa inyo pong Believer's Manual, meron po tayo mga details, ilang details, at yun po yung ating ipinasusunod. Pero tandaan nyo po, ang purpose, hindi po mag-condemn, hindi po mag-judge. Kaya kung kayo po minsan nakukuha yung, nakukot yung attention ninyo, may kumakausap sa inyo, kapatid, pwede ba tayo mag-usap ganyan, at itinutuwid kayo sa isang pagkakamali, magpasalamat kayo, mga kapatid, kasi mayroong concern sa inyong buhay pananampalataya. Maaring sa una, baka ipagdamdam ninyo, pero later on, magpapasalamat kasi yung tao na yon concern sa inyo bilang inyong kapatid. Amen po ba? At dito po ako magtatapos sa kalagayan po ng kinuwento ng Panginoon doon sa talinghaga ng isang daang tupa na nawala yung isa. Mateo chapter 18 verses 12 hanggang 14, ang sabi po dito, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may isang daang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. So, napakaganda pong larawan, mga kapatid, ng tinuro ng Panginoong Jesus kung paano ang isang nawawala ay dapat hinahanap. At sa church, tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo perpekto at minsan nangyayari din sa ating buhay na napapalayo din tayo sa kalooban ng Panginoon. At kung minsan pupunta sa inyo ang ilang mga kapatid at dinadalaw kayo, "O kapatid, parang kumusta ka na? Parang isang buwan na yata kitang hindi nakikitang dumadalo sa gawain." So, yung pangungumusta po na yan ay pagpapahalaga po sa inyo. Kung kayo po'y binibisita, inaalam po ang inyong kalagayan, yan po ang kalagayan natin bilang magkakapatid. Pero dito po sa bahaging ito ng aking binasa, ang sabi po, iniwanan ng Panginoon yung 99 para hanapin yung isa. Isipin po ninyo, iniwan yung 99 para ibalik sa fold yung isang nawala. At yung paghahanap po na yon, hindi po para hanapin at i-condemn at i-judge. Iniwanan niya yung 99 kasi alam niya, kulang. Alam niyo yung mga tupa po noon, yung mga pastor, yung mga pastol, kilala nila ang kanilang mga tupa. Minsan may mga tupa na pilay, ang gagawin po na, kasi minsan, ang mga tupa po kasi pagka yan po ay nawala sa flock, maliligaw na po yan, mapapahamak na yan. Kasi yung sense of direction nila, halos 1 meter lang. Pag lumagpas na doon, malabo na. Kaya nawawala sila sa hanay, nawawala sila sa pila. At minsan, mapupunta sila sa mga bangin na babalian ng paa. Kaya pag nahanap po yan ng tupa, kakalungin niya, ibabalik sa fold. At kung nakita niya na may diferensya, limbawa pilay, gagamutin po yan ng pastol. Tatalian. Tapos habang gumagaling yan,
kitang-kita yung kakaibang lakad ng pilay kaysa doon sa ano, di ba? Kaya yung attention niya, nandun sa kakaiba. Yung, kasi yung 99, okay naman eh. Pero pagtingin niya doon sa isa, yun pala yung nakuha ko, yung nawawala. Kumusta na kaya yung kanyang sugat? So naka-focus talaga siya doon. Pero hindi niya hinanap yung isa para i-condemn, para i-judge na ikaw, sobrang tigas ng ulo mo, kaya nangyari yan sa'yo, kaya buti nga sa'yo, dyan ka na. Ba't mo pa hinanap? Para sinermonan mo ng gano'n. Di ba? Hindi. Ang purpose niya is para ibalik sa flock. Not to condemn, not to judge. Kaya ang ganda po, pansinin niyo yung sinabi dito sa verse 13. Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Kagalakan ng isang nagmamahal na yung nawawala, yung nanghihina, ay mapalakas niya at maibalik niya. Yun ang kagalakan nung nag-aalaga. Hindi para mang-condemn o mang-judge, hindi yun. At yun yung sinusundan natin bilang church. Kaya tayo mayroong pagtutuwiran sa isa, hindi para mang-condemn, kundi para ibalik sa fold, para palakasin yung mga nanghihina. Amen po ba? Kakatakutan niyo po ba ang discipline, particularly church discipline, kung ito'y ginagawa para sa inyong paglago sa pananampalataya? Kung alam natin na yun ay ginagawa para sa ikakabuti natin, hindi natin yan kakatakutan. Parang doktor, bakit ka kumukonsul sa doktor? Para ituro sa iyo kung ano yung gagawin mo para gumaling ka. Ganon din po sa ating church, mga kapatid. We care for each other. You are your brother's keepers. Na kapag ka mayroong problema sa iyong kapatid, hinahanap mo siya, tinatanong mo ang kanyang kalagayan, at gusto mo na katulad mo, maayos din ang kanyang kalagayan. Kasi kapag ka siya ay maayos, kagalakan mo ito. Pag siya ay hindi maayos, nalulungkot ka din para sa kanya. Amen po ba? Yan po ang corrective discipline. Ina-exercise po natin yan sa church. Huwag po kayong magdamdam kung kayo po ay tinutuwid. Mahal lamang po kayo ng iglesyang ito. Amen po ba? Pero bago po kayo lapitan, talagang yung panalangin, yung pagdulog sa Panginoon, ganun na lamang. Kasi hindi nga po ito madali. Pero ang purpose is to restore the one who is being lost. Amen? So yan po ang uri ng discipline na ating binibigyang pansin. Kaya sa aking pagtatapos, mga kapatid sa Panginoon, kung essential or kung alam ninyo na mahalaga ang church, o mahalaga ang spiritual discipline, katulad ng nakita ni Apostle Paul sa kanyang pananampalataya, nakita niya ang kahalagahan ng pagsusupil sa kanyang katawan upang ito'y umayon sa kalooban ng Diyos. Kung kayo ay seryoso sa inyong buhay pananampalataya, you will not take engaging in spiritual discipline an option. You will get into it. Kayo mismo, you will involve yourselves in this spiritual discipline. Bakit? Kasi ito po ang magbibigay ng kalaguan, katatagan ng inyong buhay pananampalataya. Amen? May mapapakinabang sa mga pagsasanay sa physical, pero higit ang pakinabang sa pagsasanay sa spiritual. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, hilingin ko po kayo na magsiyuko. Sige po, bago po natin gawin ang susunod na activity, hilingin ko po kayo na magsiyuko tayo po isama-samang dumulog sa panalangin. Hallelujah. And as your heads are bowed down before God, sa pagkakataong ito, pinapaalala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanya salita kung gaano kahalaga ang pag-i-engage sa spiritual discipline. At kung ikaw ay seryoso sa iyong buhay pananampalataya, hindi mo babalawalain ang mga spiritual discipline na tutulong sa iyo upang ikaw ay lumago sa iyong buhay pananampalataya. You will get
yourself involved, engaged in this spiritual discipline. Sapagkat sa pamamagitan nito, tutulungan ka ng Panginoon sa gabay ng Banal na Espiritu. Lalong tumatag, lalong tumibay, lalong lumakas ang iyong pananampalataya. Sapagkat ito ang tunay na kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Let us pray. Father God, salamat po muli sa isang napakahalagang aspeto ng buhay pananampalataya na nais mo, O Diyos, ng bawat isa sa amin ay maging involved. Tulad ni Apostle Paul, siya mismo, kita namin kung gaano siya nagtagumpay sa kanyang buhay paglilingkod. Ngunit ang lahat ng ito, ina-attribute niya hindi dahil doon sa kapuspusan ng Banal na Espiritu lamang, hindi dahil sa kanyang buhay na mapanalanginin, kundi dahil isinasubject niya ang kanyang sarili sa mga spiritual discipline na kung saan ang kanyang laman ay sinisikap niya na mapangunahan ng Espiritu. Ang kanyang mata, ang tingnan lamang ay ang mga bagay na nararapat na tinitingnan ng mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At iniiwasan, nilalayuan ang mga bagay na magbubulid sa kasamaan at kasalanan ng paningin. Ganon din, sinasanay ang aming mga paningin, katulad ni Apostle Paul, sinasanay niya ang kanyang pandinig, na yung mga pandinig ay maging distinct ang tinig ng Panginoon sa kanyang buhay. Ganon din po ang aming panalangin. Father God, bilang mga anak mo, sinabi mo sa iyong salita, nakikilala ng mga tupa ang iyong tinig. Father God, naririto po ang iyong mga tupa. Tulungan mo kami na makilala namin ang distinct voice mo sa kabila ng maraming ingay na naririnig namin sa buong maghapon. Lord, train our spiritual ears to hear your distinct voice na dinadala kami sa buhay ng kaayusan, sa buhay ng kabanalan. I-train mo din, Panginoon, ang aming mga labi na magpahayag ng mga labi, kapahayagan na puspos ng pananampalataya, kapahayagan ng mga salita, Panginoon, na nandun ang pag-asa ng panghahawakan sa mga pangako mo, lalong-lalo na nakikita na po namin sa aming panahon. Ang mga nangyayari, O God, marami na pong mga sitwasyon na nagpapatunay na ang mundong ito ay tunay nga pong pasama ng pasama ng pasama, sapagkat ang mundong ito ay hindi napapakinggan ng iyong tinig. Kaya naman ang ipinapahayag ng mundong ito ay mga bagay na kapahamakan. Ngunit kami, O Diyos, na sinasanay mo na mapakinggan ang tinig mo sa pamamagitan ng iyong salita, hayaan mo na tumatag ang aming pananampalataya, because faith comes by hearing your word. Lord, itong mga spiritual discipline na ito na dapat lagi naming ginagawa, pagsunod sa iyo, hingin lagi ang gabay ng iyong Banal na Espiritu, pag-attend sa mga corporate gathering. Father God, itong mga gawain ito, matagpuan mo na ito ang ninanais ng bawat isa sa amin, sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, tatatag, lalago at titibay ang aming pananalig sa iyo. Kaya muli, O Diyos, pagharian mo po ang bawat isa sa amin na binago mo na ang buhay. Kami na nagtataglay ng iyong Espiritu, panatilihin mo ngang mabuti ang aming pamumuhay hanggang sa ikaw ay muling dumating. Matagpuan mo ang bawat isa sa amin. May kagalakang sama-samang naglilingkod sa iyo. Purihin ka, Ama naming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen.